Good morning again mga ka-agritipids. Ngayong araw ay April 28, 2023. At mamaya magbababad na tayo ng binhi. At mamaya ipapalinang natin yan. Mamayang hapon daw sabi nung maglilinang, papapatad natin yan, papapantay natin kasi mayroon yung portion dyan na malalim, yung mga gilid-gilid, para mas mapadali yung paggawa po ng punlaan. Actual na ako ang gagawa. Ngayon, nandito tayo, kumuha tayo ng lagayan at pulutin natin yung kohol. Ipapa-actual ko sa inyo. Naisip ko na rin itong area natin na to. Total transplant naman ito, hindi naman sabog tanim. Imbes na gagamit tayo ng molluscicide, pamatay kohol. Dito sa palayan natin, mapapatay natin yung mga pinaparami kong mga organismo. Ibabalik ko yung dati kasi dati ito, ganun yung ginagawa ko, pinupulutan ko ng, nung may time pa ako, pinupulutan ko ng kohol. Ngayon, mag-uupa na lang ako kahit tatlo. I-compute natin yung gagastusin natin sa pamatay kohol, iupa na lang natin sa tao. Tapos, tayo, bali apat, madali na lang pulutan yan. Matanggal lang yung mga malalaki, wala nang problema. Kasi alternate weighting and drying naman pag sa BGTT pa lang, yung palay natin hindi makaporma yung kohol. Yun yung gagawin natin dito, para kasi ang lakas nung pamatay kohol mga ka-agri. Papatayin niya pati yung kiwat, ang daming mamamatay ng mga microorganism. Eh sayang, ayan tingnan nyo, lumabas na yung mga lunak sabi sa Ilocano. Ayan, pulutan natin, ilan lang yan oh. Actual na pulutan natin, ayan tingnan nyo, pupunta lang sila sa may tubig lalim. Ayan, medyo late na rin tayo. Ay, bumalik na tayo. Nakapaghatid na tayo. Kanina pa tayo dito. Nag-spray din tayo ulit ng pampabulok doon sa isang pinitak na hindi ko natapos ng nakarang araw. Kasi marami tayong linalakad. O, yan o. Kukunti. Kaysa linasun ko yan, nang pamatay ko, sayang, walang magpabuhaghag. Titigas yung lupa. Pag napapatay natin yung mga microorganism, walang magbubuhaghag. Ayan. Pag tumigas, mahirap bunutin yung punla. Ayan, pag madaling tumigas yung pinagpunlaan natin. Ayusin ko pa pala ito, dinanan ng kuliglig. Ayan, tignan nyo, wala. Ganyan yung pagpulot natin. Ganon, tapos babalik. Talagang makukuha natin lahat. O, halos wala naman dito. Doon lang sa gilid. Kadalasan yung kohol, nandun lang sa pilapil. Kaya pag may kanal na ito, wala na sila dyan sa gitna, pupunta lang sa kanal. Madali lang oh. Kaysa ginamitan natin ito ng pamatay kohol, sayang yung pinaparami natin dito. Linasun natin yung punlaan natin. Ayan oh. Ganda na oh. Lambot na. Oh, tignan nyo. Wala, ilang beses lang ako yumuko. Wala na tayong makita. May pasukan natin konti na tubig at lilinangin. Tapos magbabad na rin tayo ng binhi dahil hinatid na dito. Maraming salamat sa SLAC, SL Agritech Corporation. Hinatid pa talaga yung pangbinhi natin dito. 1 hectares yung idedemo nila dito. Hinatid dito nila sir. Yung pinaka-con nila. Manager nila, meron mga technician at saka yung agronomist nila pumunta dito kahapon. At ayan, pinunta dito, tinignan itong area natin ulit. Okay, tapos noong 26 naman, yung half hectares naman yung pagmamayari ng kwan dito, idedemo ng Bioseed Research Philippines. Doon yung punlaan nila. Baka magagamit ko pa yun. Magagamit ko pa yung kwan, kaya kuliglig ko rin, pinatripli ko rin yung 200 square meter, para may panghulip tayo mga ka-agri, para hindi mabibitin. At gaya ng sinabi ko, pipilitin ko na i-video yung mga kondito nagbubunot at magtatanim. I-actual natin para masundan ninyo ng detalyado, para madali ninyong sundan kung paano mag-prepare ng punlaan. Tapos umani ng maganda. Wala tayong makita. Nandun lang sa gilid. Wala.
Wala na oh, talagang kuha, nagpagilid na lang sila. Ayan, kaya tantyahin nyo pag gumagamit kayo ng pamatay kuhol. Kung lang sipagan ninyo, pulutan. Kaysa yung iba kasi tinatamad, lalasunin pa, sayang. Kaya naninigas yung punlaan nyo, tapos dikit-dikit pag punlaan ninyo, sayang yung binhi nyo. Lalo sa mga inbred, kaya ang hirap palakihin. Ang liit. Ayaw bunutin ng mga manananing pag maliit pa, kaya tumatanda yung punla ninyo. Dahil sa sobrang dikit-dikit yung pagkakon, tapos hindi maganda yung pag land prep ninyo. O, tignan nyo. Yung pagkuhan natin, wala akong makita. Nasa gilid lang sila. Bilangin natin, nabibilang yung nakuha ko. Kaysa gumastos tayo ng isang sachet, magkano yun? 100. Wala pang ilang minuto lang na pinulutan natin. Ayan. Dito lang sa gilid. Ayan. Umaga, maganda mamulot kasi active sila. Gumagapang yan paggabi. Kumakabila. Hapon at umaga, pag namulot kayo, pag mataas na ang sikat ng araw, itatago na sila sa gilid. Or papasok sa lupa. Lumumlum na, sabi sa Ilocano. Yung pupunta sila sa putik, malalim. Wala na. Doon tayo sa kabila. Ito baka gagamitin pa natin, palinang din natin to. Kasi baka sobrang dikit-dikit yung pagkapunan natin, gagamitin natin ito para may panghulit tayo. Ha? Woy, nito na kuha ka ni Janay. Aldaw ko na naman. Ore, malim to sukuron. Woy, tuloy pagagisag. Baka kin Janay. Ha? Ay, woy. Aldaw ko na natatay ka. Nanasabat ka. Woy, woy, baka ano ka? Patay ka niya, mi Jay? Ay, kini ang kwa? Woy, ato nakakwatan, nakabunubang. Kano schedule mo? Terap na? E kasi ka disuchaw. Nasa awan buhol ka, kunana, naladaw ka na, kunana, nagbuhulak. Nangkil ni bakit tata? Anya ti kasapaan, ay kasapaan. Tapno hang malakayan di bunubon, ay di diskarte. Kau de iten ko na nada, 15 iten iten. Ta sigurado ata may urong-urong lumakay bunubon. Ta nagadto tanggap da kasi nako pampamayak. No unti maalak, ay di kasapaan. Sige tay baga no ka. Okay. Yun yung mga kon natin diyan sa barangay din. Tagasaka rin. O, tignan nyo, wala pang kwan, wala akong makitang kuhol. Kaya nakatipid na tayo ng 100 pesos. Ang mahal ng kwan, or 75, 750, 950 na. Yung ibang pamatay kuhol. At hindi natin linasan yung punlaan. Maka-agre, yan. O, hop, mamaya mapapantay ito. O, tignan nyo, lalim dito, kailangan mapantay. Lalo yung, lalo kasi kinuha ng kuyan ng lupa, pinang gawa ng pilapil. Kaya kailangan mapantay mamaya. Ayan. Tapos, kinausap ko na yung kwan dito pala. Discuss ko na. Pina-schedule ko na sa kanila. Pinagawa ko ng scheduling. Kasi meron 21 days pa na kwan tayo. Bago magtanim. Pinagawa ko siya one week. At sa 2, yung pinorward sa akin, 2 and 3, double araro. Aruruhin ulit. Tapos sa 9 to 10, after 1 week, babasagin. Mga agre, yun yung program natin dito sa pasakahan, 15,000 square meter. Tapos sa 16, mas maaga konti, 16, ay kailangan matriple na nila. Mabilis lang yung triple, one day matatapos kasi malaking padling na gagamitin yung malaking padling natin. Na may drum sa kwan, drum wheel. Maliit lang yung ginagamit dyan. Malaki na pag basag at triple para mas mabilis. Para ipakwan din natin. Halang. Sabi, ipapantay natin kay
Johnny, yung taga maglilinang mamaya dito. Papantay natin kasi lahat ng nasa gilid malalim. Kailangan mapantay natin dahil may target yield na tayo. Hindi na biro-biro ito. Para may share namin sa inyo. At abutin natin yung pilitin nating abutin. Yung ani ni Sir Danilo Bulos ng May Baysiha na lagpas 300. At least naman i-share na niya yung protocol niya. Kaya nga gawin na lang natin ang gawin na lang natin, i-share naman na niya yung protocol niya. Ay gawin na lang natin ipatupad yung protocol niya at i-timing din natin. Yan. Dagdagan ng sipag at tiyaga. At aralin, ganun. Para may share natin sa susunod na cropping, may sinusunod tayo na mas maganda yung may sinusunod tayo na protocol kaysa yung patyamba-tyamba lang. Maka-agree. Basta para makatipid kayo at mapaganda yung ani, may support na foliar spraying, yun yung Peace Amino Acid. I-search nyo yung epekto ng Peace Amino Acid, napakaganda, hindi lang sa tanim, pati sa mga animals, mga ka-agree. Talagang bubulas, ganun din sa tanim. Kumbaga sa kuan lalabas ng maraming sowe. Dahil subukan nyo yan gamitin sa ibang tanim, hindi lang sa palay, mga gulay, kasi ginagamit namin yan sa mga geoparm, ay talagang magtatalbos. Lalabas yung talbos ng mga tanim. Ibig sabihin, pag sa palay naman yan, mapapalabas natin yung potential na dami ng bilang ng sowe, lalo kung walang transplant shock. Wala na. Kikwentuhan lang tayo. Ubus na yung kohol. Maka-agree. Yan. Wala pang kwan, ilang minuto, lalo pag hindi tayo nag-uusap at hindi ako nagbibiyo, mabilis lang yan. Mabilis lang akong gumalaw, mga ka-agree. Binabagalan ko lang dahil gusto ko na aktwal na nakikita ninyo para may nasusundan kayo. Doon tayo. Prepare ko rin yun. Pupunlaan natin itong buong 1,000 square meter para wala tayong bitin talaga. Para magawa natin yung protocol ni Sir Danilo Bulos ng Nueva Ecija. Para naman dito sa Isabela, ito ang pinakamaluwang ang lupa. Pangalawa sa pinakamaluwang na lupa dito sa Pilipinas ang luwang, tapos may hina ang ani. Sayang, kailangan maitaas din natin gaya sa Nueva Ecija para matigil yung importation. Maka-agree, kaya nating mag-export. Baka darating araw tayo rin ang mag-i-export. Maka-agree, panahon na para magtulungan tayo na maitaas ang ating ani. Para wala nang reklamo ng reklamo. Iwasan natin yung nagre-reklamo. Ayan. Ayan na. Wala na oh. Tignan nyo, wala akong makita. Ayan. 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 Ginamit ko na yung holder. May holder to kaya hindi magalaw, mga ka-agree. Ginamit ko na yung holder na rinigalo sa atin kasi naihilo daw sila sa videos ko. Nanginginig yung amay at mabilis. Kaya tignan nyo, halos may holder to, hinahawakan ko. Mas madali. Kaya medyo hindi nanginginig, mga ka-agree. Ayan, para makita ninyo. Kaya yung mga unang videos ko, medyo nakakahilo nga. Kaya mabilis tayo kasi gumalaw. O magkalimutan mag-subscribe pala, mag-agree sa ating YouTube channel, Agritipid PH, at paki-subscribe na rin, at follow, at like na rin, i-share sa mga kaibigan na mag-uumpisa, lalo mag-uumpisa sa farming, ay pagpapalay, ganyan, kung paghahayupan, na matulungan nyo rin sila. Dahil sa inyo, matulungan nyo rin sila na maitaas ang ani at mabigyan, may bahagi, bahagian ng konting kaalaman bago mag-umpisa sa negosyo para walang pagkalugi, hindi malulugi, mga ka-agree. Yan. O, wala na. Kadalasan lang yung kohol nandito lang sa gilid, sumusok-sok sa pilapil. Ayan, konti lang ang kohol dito kasi nga
halos dikit lang oh, nagkuwant ulit tayo. Kung ilan yung napulot natin kuhol dito, ganun din nyo lang yung pupulutin natin dyan sa ibang portion yan. Lalo tayo nauna, wala pang galing dyan sa control natin ang tubig, walang lumilipat. Baka ang gamitan lang natin ito, kanal, kasi maraming kuhol dyan. Patayin na natin bago pa man, pag umapo man, nagpatubig sila ng sagad, walang lilipat. O yan oh, may tubig na oh. Papasok. Okay, sharing is caring. Magandang buhay, abangan nyo. Mamaya, gagawin natin mag-germination. Tapos ako, kahit hindi na, alam na natin na halos 99% yun na sisibol yung binigay sa atin na binhi. At puritin yun, sigurado maganda. Tapos, papakita ko sa inyo yung germination test nyan. Magbibilang tayo ng 100 butil at balutin natin. Tapos, separate natin. Tapos, wala na talaga. Tapos, germination test natin kung ilang percent. Okay? Magandang buhay, para may share ko sa inyo sa YouTube natin. Yung Facebook account ko pala, yung mga nagme-message sa YouTube para madali ninyo akong makausap. I-follow nyo yung Facebook account natin, April Banal Sugi. Doon nyo ako i-message. Mabilis lang tayo mag-reply. Okay? Magandang buhay sa ating lahat. Ayan, matagal na rin yung hand tractor natin, oh. Tagal na yan. Sa Quezon pa yan, kung ano-ano yung kanyan. Wini-welding lang natin kung mga aplan ang kwan nito, kawawa sa aplan. Yung mga matitigas na lupa, ginagamit natin ito dati doon. Yung sinasaka doon sa San Juan. Aplan talagang mahirap i-land prep. Okay. Gandang buhay sa atin lang. Maraming salamat. Go lang lang go. Sharing is caring. Sharing knowledge is an act of friendship. Mga ka-agree. Mabuhay.